Hello guys, hello mga ka-pixie. Welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinay Pixie Tarot. Ang episode natin for today mga ka-pixie is ano ang nararamdaman niya sa'yo. Ito yung monthly regular check natin sa nararamdaman or feelings ng ating mga partner or specific person. So ang episode na to guys is dun sa mga may partner na Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Kung yan ang zodiac sign ng inyong partner, ito ang reading para sa inyo. So kung iba yung zodiac sign ng partner niyo, guys, check niyo na lang yung other videos. Pero ito ay para sa mga may SP na Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So ito yung deck na gagamitin natin, guys. I-shuffle natin siya habang sinashuffle natin siya, mga kapiksi, no? Itanong niyo sa isip niyo kung ano ang nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. And habang sinashuffle natin siya, mga kapiksi, ma-inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel, mga kapiksi, sa lahat ng gusto mag-join. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction, mga kapiksi. So, marami kayong matututunan dyan, guys. So, hahanapin natin dalawang signifier yung kukunin natin, guys. Nung kukunin natin yung signifier ng feelings, yung energy ng feelings, tapos kukunin natin yung energy ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo para makita natin yung strongest energy. So, ito yung energy ng feelings, mga kapiksi. Yan yung card na kukunin natin. Tapos, yung next na kukunin natin is yung energy ng pentacles or coins bilang ang Earth sign ay nare-represent ng pentacles or coins sa ating reading. So, ito yung Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, yan yung energy natin. For some of you guys, maaaring Earth sign din kayo. So, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Earth sign yung partner mo, tas Earth sign ka rin. Or baka meron kang ganyan sa inyong natal chart or yung partner nyo, mga kapiksi. Alright? Nakikita natin, guys, na okay naman yung communication nyo ng inyong partner or specific person. Although, nakikita rin natin na medyo responsible din yung inyong partner or specific person sa pagtataguyod ng inyong mga pangangailangan, financial, mga kapiksi, sa inyong kabuhayan. Okay? And, kumbaga, mas priority niya, mga kapiksi, yung kanyang trabaho, yung kanyang negosyo, kung siya ay nagtinegosyo. Mas binibigyan niya yun ng priority kesa dun sa inyong relationship. And for some of you, kinakadurog yun ng puso niyo, mga kapiksi. Alright? You may also, pero for some of you guys, no, maaaring nagiging front din niya yung trabaho, mga kapiksi, no. Pero for some of you, the reason kung bakit umiiyak kayo, kasi yung iba sa inyo broken hearted, mga kapiksi, and that is because your person may be cheating on you, mga kapiksi, no. Pag sinabing cheating, maraming pamamaraan ng cheating, mga kapiksi, hindi lang sa pagkakaroon ng kabet or third party, pero there may be a lot of ways on how your partner could cheat on you. Pwedeng pinagtataguan ka ng pera nito, nagiging dishonest siya, pwedeng may, yung iba sa kanila, mga kapiksi, parang feeling ko mas nagiging priority niya yung sarili niya kaysa dun sa relationship, mga kapiksi, or kaysa sa'yo. Yung iba sa inyo, guys, feeling ko medyo nagiging selfish yung inyong partner o specific person. Parang medyo nagiging materialistic din, no? Yung inyong partner or specific person na hindi na masyadong iniintindi or binibigyan ng oras at panahon yung isa't isa yung relationship nyo at saka ikaw, mga kapiksi. So, mas nagiging priority niya, mga kapiksi, yung kanyang material na pangangailangan, guys, no? For some of you guys, no, maaring your person mo, yung iba sa inyo, guys, parang ano, meron kayong distance, no? Meron kayong distance, emotional distance. So, your person may be treating you coldly. Ibig sabihin, baka nanlalamig sa'yo yung person mo. So near yet so far.
Okay, parang ganun yung energy nyo, guys, no? So near yet so far. Magkasama kayo, in a relationship kayo, but at the same time, distant din kayo, magkalayo din kayo. So parang may emotional distance kayo, mga kapiksi, kahit na nakikita kayo, nagkakausap kayo, feeling mo, you still feel lonely, mga kapiksi, kasi like I said, hindi ka masyadong pinagtutuunan ng pansin or attention ng iyong partner. For some of you, parang meron siya, merong kumukuha ng attention niya, no? Parang merong umaagaw ng attention niya, mga kapiksi. And for some of you, yes, this may be a third party. Pero pag sinabing third party, guys, hindi lang siya limited sa kabit. Pwedeng other external factors like trabaho, barkada, ganyan. So, and for some of you, yun yung nararamdaman natin na baka masyadong ano to, mahilig sa barkada, ganyan. Yun yung priority niya, mga kapiksi. Parang nagiging selfish yung iyong partner o specific person. Okay? And parang marami siyang mga reasons or dahilan sa'yo. Let's say, for example, kung hindi kanya napupuntahan, hindi siya nakareply sa'yo, parang sandamakmak or sangkatutak na dahilan or reasons yung mga sinasabi niya sa'yo. Excuses ba, mga kapiksi? Okay? So, ganun. Pero at the same time, mga kapiksi, no, alright. At the same time, mga kapiksi, no, although may mga trust issues kayo, meron pa rin nagmamahal. So, I'm sensing na mas matimbang yung pagmamahal mo sa person mo versus dun sa pagmamahal niya sa iyo, mga kapiksi. Okay? Parang someone is still patiently waiting dito sa relationship na to. Kahit na niloloko ka niya. Okay, this may sound cliche, mga kapiksi. Kahit na niloloko ka ng person mo or nagsisinungaling siya sa'yo or marami siyang excuses, kahit na meron kayong emotional detachment, mga kapiksi, deep in his heart, meron pa rin siyang feeling sa'yo. Deep in his heart or deep in her heart, mga kapiksi, meron pa rin siyang feelings towards sa'yo. Towards you. Meron pa rin siyang nararamdaman, mga kapiksi. And parang yun na lang yung pinanghahawakan nyo, mga kapiksi, kung bakit magkasama pa rin kayo, kung bakit in a relationship pa rin kayo ng iyong partner or specific person. Pero dadating din yung araw, mga kapiksi, na mahimasmasan din ito, magliwanag din itong isip nito, mga kapiksi, no? Pero kasi everything is changeable naman, mga kapiksi. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo. Yung sinasabi nila, once a cheater, always a cheater. No, that's not right, mga kapiksi. It's right if you accept it to be right. Pero no, everything is changeable. Everyone is changeable, mga kapiksi. So kahit na nag-cheat siya sa'yo, he or she can change still, mga kapiksi. As long as baguhin mo yung perception mo about the person, lahat pwedeng magbago, mga kapiksi. Okay? Lahat ng tao, lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, pwedeng magbago, depende sa perception mo. And nakikita natin dito, mga kapiksi, na ayaw pa rin naman bumitaw sa'yo ng person mo kahit na may emotional detachment na kayo, mga kapiksi, okay? Ayaw pa rin naman itong bumitaw. So parang holding on together pa rin ang peg nyo, mga kapiksi, kahit na may mga trust issues kayo at may mga conflict kayo, may mga pag-aaway kayo, mga kapiksi. Parang tinitingnan nyo na lang. Yung iba, guys, no, parang feeling ko nangihinayang kayo dun sa mga years or taon na magkasama kayo sa relationship, ganyan. So yun yung pinanghahawakan yung mga kapiksi, no? Kung kayo ay mag-date or mag-travel ng inyong person, mga kapiksi, let's say for example, magplano kayo na mag-travel together, maaaring marikindle yung inyong relationship, mga kapiksi. So if ever lang na may mga budget kayo, ganyan, why not, no? Plan a travel together with your person, baka marikindle yung inyong relationship and malaman nyo yung value ng isa't isa, mga kapiksi. Sometimes ganun eh, sometimes kailangan lang mag-date-date ganyan or mag-travel para mag-reconnect kayo ng inyong person, alright? So, yeah. Pero like I said, no, he or she may be cheating on you, pero meron pa rin tong feelings na natitira para sa inyo, mga kapiksi. So, pwede nyo pakinggan yung mga subliminals natin, guys. Mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik. Yung pinakamagandang subliminals for you, guys, no, is yung pampawala ng balakid para kayo yung maging priority ng person mo.
pwede nyo pakinggan yung pampamahal para ma-rekindle yung inyong relationship, mga kapiksing, okay? And kailan lang bahalang mamili, no? Pwede nyo i-combo-combo, mga kapiksing, depende sa sitwasyon nyo, okay? Pero yun yung mga subliminals na pwede nyo pakinggan, mga kapiksing. Alright? So, tingnan natin, guys, kung anong gustong sabihin sa inyo ng inyong partner or specific person. Gamit natin itong oracle deck na to. Pero bago yan, mga kapiksing, no? Last week na tayo nang sale, naka-flash sa screen nyo, guys, yung paano mag-manifest ng abundance video course. Last week na tayo ng sale, mga kapiksing, until October 31, 2022 na lang, yung 35% discount na ibibigay ko sa lahat ng gusto mag-avail, mga kapiksing. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. Marami kayong matututunan dyan sa course na yan. It's a video course, it's a course, mga kapiksi. Matututunan nyo yung mga blockage nyo kung bakit hindi kayo yumayaman, hindi kayo umuasenso, hindi kayo umuunlad. Ma-overcome nyo siya and matututo kayo mag-manifest ng abundance forever, mga kapiksi. Okay? So, napakaganda niyang course na yan, guys. Kung gusto mag-avail, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. And sa mga nag-avail na, guys, thank you so much. So, tingnan natin, guys, kung anong gustong sabihin sa inyo na inyong partner or specific person. It was my fault, but I blamed you. Okay? So, alam niya na may kasalanan siya, mga kapiksi, no? Tapos, sinisika niya. I am afraid to contact you. For some of you guys, if no, contact kayo, mga kapiksi. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, parang nagiging emotionally distant sa inyo yung partner niyo or specific person. Natatakot siya na contactin ka, mga kapiksi. And I hid who I really am from you. Ito yung sinasabi ko na form of cheating na baka may tinatago siya sa'yo. Nagsisinungaling siya sa'yo, mga kapiksi. So, baka meron siyang tinatago, guys, no? Pero, you have to understand, guys, na meron din siyang fears, may mga doubts din siya, baka natatakot siya na kumontak sa'yo kasi baka hindi niya ma-explain din yung sarili niya, and baka hindi mo siya mapatawad just in case na manghingi siya ng sorry, kasi nga, alam niya na kasalanan niya, pero ikaw yung sinisisi niya, mga kapiksi. So, parang pointing finger siguro, ganyan. Pero he or she is very sorry sa mga nagawa niyang mistakes or pagkakamali towards yung mga kapiksi. And like I said, no, meron siyang itinago sa inyo talaga. So, ayan talaga yung energy ng cheating, mga kapiksi, na nakita natin dito sa card na to. Alright? So, you have to forgive, guys, no? Depende sa inyo. Pero, diba, sabi ko nga, kung wala naman kayong balak na makipaghiwalay, mga kapiksi, and gusto nyo mag-continue itong relationship, acceptance and forgiveness yung susi, mga kapiksi, okay? Yun yung unang-unang step, guys, no? Para makamove on kayo, maalis yung mga galit, resentment, hatred sa relationship, and mapalitan ng pagmamahal, mga kapiksi, and then change your perception of the person, mga kapiksi, no? Baguhin mo yung iniisip mo about sa person. Sabi ko nga, guys, no? Everyone is changeable, everything is changeable, mga kapiksi, depende sa perception nyo. Kung iniisip nyo palagi na cheater siya, maluloko siya, and then boom, sabi ni universe, okay, cheater to, maluloko to. Pero pag sinabi mo na kahit cheater siya before, pwede siya maging faithful and loyal, so ibibigay sa'yo ni universe yung faithful and loyal na version ng iyong SP, okay? Alright, so yan ang ating reading for tonight, mga kapiksi. Let me know, guys, if naka-resonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Yung inyong 2023 pera kapalaran, mga kapiksi, naka-upload na, no? Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo itong video na to. Baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.